Hi everyone, welcome back to my channel. So today ang pag-usapan natin is tungkol sa mga keyless entry system. So ito is para makatulong dun sa mga nag-iisip na mag-DIY, katulad ko, na mag-install ng mga keyless entry system. Pero nag-iisip tayo na kung pwede na ba tong keyless entry system or meron pa akong ibang kailangan na bilhin para ma-install sa sasakyan. Or minsan naiinisip mo kung applicable ba siya dun sa sasakyan mo. Okay, so ito is unbox natin. Nabili ko to sa Lazada for 500 pesos, 500 plus. Pero may mas mura nito, nasa nagre-range lang ng 350 pesos pataas. Ang difference lang, usually, nung mga mas mura at saka sa medyo mas pricey, is yung remote. Usually, itong module nila ay para-parehas lang kung keyless entry system lang yung binibili mo. Nagkakaiba lang sa remote. So, itong remote na to, maganda yung quality kasi niya. So, based dun sa mga comments na rin doon, kaya ako to binili. Tapos, yung ibang keyless entry kasi, yung remote nila, lock and lock lang. Walang ibang button like ito. Meron siyang additional na trunk release. Tapos, ito meron din siyang blank blade. Yan. So, pwede mo itong dalhin dun sa mga nagagawa ng susi. Pwede mong pagaya yung susi mo. Ngayon kung itong blade niya is hindi para sa sasakyan mo kasi iba-iba yan ng ng style depende sa sasakyan. Pwede mo naman din siyang DIY kung meron kang existing na susi, pwede mong ito, meron siyang screw dito. Yan, tatanggalin mo lang 'to and then gagayahin mo lang yung shape niya sa loob. Ipapasok mo na dito yung susi mo. So for example, kung ito 'yon, kahit susi ng bahay okay lang. Pero usually, ilalagay mo dito yung, yung susi ng sasakyan mo rin para isang susi ka na lang remote at saka susi sa isa. Pero yon, ganun lang yung iniisip kong gagawin. Puputulin ko lang siya dito and then gagayain ko yung shape niya sa loob. Tapos pwede ko na siyang i-drill at saka i-screw dito. So yon, yun lang yung difference. So kung ang iniisip lang naman natin is kailangan ko lang ng keyless entry. Hindi ko na kailangan yung ibang feature na yon. So pwede na tayo dun sa mas mura na ganitong product. Okay guys, ngayon titingnan natin or pag-usapan natin kung ano yung mga scenario or cases na kung saan mo pwedeng gamitin yung keyless entry system or kung paano natin siya i-install depende sa sasakyan natin. Kasi minsan, ito yung mahirap kapag bumibili tayo nito, hindi natin alam kung applicable ba siya dun sa sasakyan natin or kung ano pa yung kailangan na bilhin para mapagana mo siya. Okay, so basically, tatlo lang naman yun para sa akin. Una is yung mga sasakyan na mayroong mga central lock. So paano malalaman kapag yung sasakyan mo is meron ng central lock system? So ito rin naman kasi yung tinatanong or nahanap ng mga installer. Kapag ka magpapa-install ka ng keyless entry system, tinitingnan nila kung meron ka ng central lock. Yung central lock, explain ko lang, is may mga actuators yung lahat ng pinto mo. Yan. Kapag ka meron ka ng central lock, lahat ng pintuan mo, meron silang mga actuators. Ano ba yung ginagawa ng actuator? Diba yung actuator, yung mga pintuan natin, meron tayong hinihila or binababa kapag nilalock natin yung sasakyan natin. Diba? Yun yung physical na stick na pinupush natin or hinihila natin kapag gusto nating isarayin sasakyan. So yung actuator, ang ginagawa lang naman yon is kinoconnect natin siya dun sa kung saan yung inihila na yon. Para eto mismo actuator na to, eto na yung magbigay or yung gumawa nun. Siya na yung either hihila or hihila or magpupush nun. Ganon. So para mag-work to, binibigyan lang naman siya ng positive and negative signal tapos nare-reverse siya. So parang ganito yon. Para lang din makita natin yung paggalaw niya, no? So yun, kapag binibigyan mo siya ng signal, pag nire-reverse mo, baliktad lang ginagawa niya. Yan. So either push or pull. Ganun lang ginagawa ng actuator. Yan. So kung yung sasakyan mo, meron ng siyang central lock system, yan, yung mga pintuan natin, meron ng lahat ng mga actuator. Pero iba yung sa main door. Yan yung difference niya. Sa main door, ito, tatlo yung, meron siyang tatlong extra wire. Pansinin nyo to, tigda dalawa lang. Tapos yung sa main door, meron siyang extra na tatlo. Yung ginagawa nito, kasi kapag meron kang central lock na ganito,
meron siyang module. Yung module na tinatawag na to, ito yung parang pinaka-computer niya para magsabay-sabay sila. Kaya siya tinatawag na central lock. Para kapag nilock mo siya sa main door, nyari nalock mo, lahat sila sasabay-sabay na maglalock. So lahat to is naka-connect sa may connection siya sa central lock module. Lahat to. Yan. So yung sa main door, ang ginagawa lang naman niya, kaya siya iba, ito yung naka-connect dun sa stick natin na inihila, di ba? Dun sa ibang sasakyan, hindi siya stick, lever siya, pero same concept lang naman, naglalock and unlock. Tapos meron kang pwedeng pagsabitan nito. Yun. So kapag binaba mo siya, which is lock, ang nangyayari is nagbibigay ito ng signal dun sa central lock na sinasabi niya na nilock yung main door. So ang gagawin nito, ilalock niya rin lahat ng mga actuators ng mga pintuan natin. So ganun lang, kapag in-unlock mo siya, ganun din, magbibigay siya ng signal dito para i-unlock lahat ng pintuan. So yun lang ginagawa ng central lock. So yun yung sa unang scenario. Ngayon, paano malalaman yung sasakyan mo is meron na nito? So usually, kapag yung sasakyan mo is meron na siyang button na to lock and unlock. Bukod pa dun sa physical na lever or yung hinihila, yung stick, na naglalock o unlock, meron kang digital button, electronic button, na pinipindot mo to lock and unlock. Tapos lahat ng pintuan mo sumasabay na, ibig sabihin meron ka ng central lock system. Ito is meron na siyang central lock na to. Pansinin niyo, meron na siyang switch, ito yung sinasabi ko kanina. So para malaman mo kung yung sasakyan mo meron na siyang central lock, pag meron siyang switch na ganito, tapos sumasabay lahat ng pinto na naglalock and lock, yan. Yan. Yan, ibig sabihin may central lock ka na. Doon papasok ngayon itong keyless. Yan, so ito is central lock pa lang. Yan, para hindi tayo nalilito. Minsan kasi yung nakakalito, ano ba yung central lock? Ano ba yung keyless entry system? So yun yung difference nila. Ito lang is nagsasabay-sabay ng pag-lock and unlock ng pinto. Keyless entry system para, imbis na susi yung gagamitin mo, para i-lock siya o unlock, gagamit ka ng remote. Yan. Ngayon, ito yung purpose niya. Mamaya, papakita natin yung mga iba-ibang configuration para ito is kung paano siya makipag-usap dito sa central lock. Yun. Yun. Meron tong signal na nagbibigay ngayon para i-connect siya. Meron siyang ibibigay na signal to lock and unlock. Kapag pinipindot mo yung lock, magbibigay siya ng lock signal. Pag pinindot mo yung unlock, magbibigay siya ng unlock signal dito. So, ganun lang yung basic concept niya kung paano nag-work yung keyless entry system sa central lock. Okay, ngayon guys, ang explain natin yung second scenario or case na gagamitin natin yung keyless entry. Yun yung meron siyang yung sasakyan na merong partial central lock. Bakit siya tinawag na partial central lock? Actually, ako lang nagtawag na. Ewan ko kung anong tawag nila. Pero ang partial central lock is katulad din siya nung kanina. Meron siyang module. Meron siyang central lock module. Tapos, yung mga pintuan, meron din silang mga actuators. Pero, ang difference nun is yung main door, walang actuator. Bakit siya walang actuator? Kasi ito yung usually dun sa mga lumang sasakyan na walang keyless, so wala talaga silang remote. Wala silang, well, yung main door, walang actuator kasi para gumana itong central lock, so imagine natin ito yung main door, no? Ito yung main, sa main door, ito yung lock niya. Okay? Yan, ganyan. So, dun sa main door, ang ginagawa nang kasi para magumana itong ibang mga doors, pagka nilalock mo yon, meron siyang nagbibigay ng signal dun sa central lock ng tatlo. Yan. Kung ano yung ginawa mo dito, pag nilock mo siya, magbibigay siya ng lock signal dito. Tapos, unlock, magbibigay siya ng unlock signal dito sa central lock module para dun sa ibang mga actuator, sa ibang mga pinto. So, yun yung ginagawa niya. Yun yung difference niya dun sa kaninang central lock. No? Ngayon, ang problema is hindi mo ngayon pwedeng gamitin to na diretso sa central lock module. Bakit? Kasi kapag ginamit mo to,
Tapos ito yung nagbibigay ng signal to lock and unlock. Ito lang yung gumagalaw. Yung tatlo. Itong main door, naiwan siya kasi wala siyang actuator. Ang meron lang siya is yung electronic na nagbibigay signal ng lock and unlock. Yun. So dun yung second scenario, yun yung usual na ginagawa rin ng mga nag-install is nagdadagdag sila ng extra actuator. So saan magagamit ngayon yung extra actuator? Yun, explain ko lang. So move ko lang konti ito para kita. So ganyan yan. And then yung extra actuator, dalawang wire lang din ang kailangan. Tapos ang ginagawa, kinoconnect to doon sa lock and unlock ng main door. Tapos etong nagdag na actuator, ito yung nakakonnect ngayon dito sa keyless entry. Yan, so pag nakakonnect na to dito, nakokontrol mo na, nabababa taas mo na to. So pag sinabi mo na i-lock niya, ilalock niya, sasabay to. Kasi ito, i-clip to dito. Yan. I-clip siya dun sa lock na hinihila. Yan. So kapag nabibigyan mo na ito ng signal, sumasabay na yun. Yan. So nalalock and lock na niya. Tapos etong electronic na nagbibigay naman ng signal dito, gumagana na rin. Kasi ang importante lang naman is mapagana natin to. So ngayon, kapag nagawa na natin yun, kapag nakapag-connect na natin, and then ito is ito yung nakakonnect dun sa center lock, yung in-add natin na actuator. And pag pinipindot mo ngayon to, nilalock mo, ito, yan, lock, sumasabay na to, then sasabay na rin yung ibang mga pintuan. Tapos unlock, angat niya yun. Tapos ito, magbibigay ng unlock, i-unlock na rin yan. So, ganun siya use na magagamit. Yan, mamaya ipapakita rin natin yung configuration sa ganun. Kasi pagka ganun, iba yung configuration niya. Yung kanina, dun sa pag-command dito sa central lock, isang type of signal lang yung pinapasa or sinesend itong keyless entry. Ang pinapasa niya lang, it's either pag sinet natin siya na negative, negative lang yun, dalawang wire, nagsuswitch lang. Kapagka lock, yung isa, kapagka unlock, yung isa yung lalagyan niya na negative. Yan, ganun lang yan. Ang difference dito, kapag ka ganito yung setup natin sa second scenario is katulad nito, positive negative ang binibigay niya. Tapos pinagbabaliktad niya. Yan. Yan, mako-configure 'yon sa pagtatap ng mga wires na mamaya explain natin. Okay? Ngayon naman guys, yung last scenario na sinabi ko kanina, 'di ba tatlo 'yon, yung merong central lock, yung merong parang partial, and yung last is yung totally na wala kang central lock module. So yun, meron kang yun yung third scenario. Dun sa third scenario, meron kang dalawang options. Yung una is mag-install ka muna ng central lock. So another purchase yun. So hindi yun kasali dito sa keyless entry. Ang second na option mo is kung ang target mo lang naman is mabuksan yung main door, pwede na yung magdagdag ka na lang ng isa pang actuator. So yung actuator is meron sa Lazada na nakita ko na nasa 90 lang. 90 pesos. Then parang ang trip mo lang naman is mabuksan mo yung main door. Tapos usually naman ikaw lang naman yung gumagamit ng sasakyan, and then main door lang yung na-access mo lagi. And then, pwede na to. So, ang pag-install nito, katulad lang din siya nung in-explain natin kanina dun sa partial, na itong keyless entry module natin, diretso mo lang kukonnect dito. So, siya na yung nagko-control para i-lock and lock yung main door. So, yun yung mga options. So, I don't think naman na merong mga gumagawa nito kasi sayang din sa oras kung yung isa lang yung install mo na actuator, na pwede mo naman din ilagyan yung iba, tsaka sayang din yung feature nung central lock, di ba? So yun lang, pero nandun yung option kung gusto natin ganun lang yung gawin natin. Okay lang din yun. Okay guys, ngayon ang gagawin na natin is i-unbox na natin tong keyless entry system.
Tapos explain na natin siya kung paano yung paggamit niya o yung pag-setup, pag-configure ng mga wires para dun sa kaninang mga scenario na sinabi natin. Okay, so pag-unbox, nandito yung module. Tapos nandito yung dalawang remote. Yan, meron silang blank na blade dito. Flip na rin yung ano niya, yung key. Yan, dalawa. Tapos nandito yung mga wires. Yung harness, and then nandito yung ito yung manual na. Okay. So ngayon, nilagay ko na to, yung LED niya para pag naglalock ka, nagbi-blink to. Pagka in-unlock mo, titigil siya. Tapos ito yung harness, ilalagay lang naman natin siya. Tabi ko muna. Ngayon, papakita ko sa inyo yung itong mga tape na to, ako na nag-tape nito. Explain ko mamaya bakit. So ito yung wiring diagram niya. Yan. Okay, ngayon, kung bakit ko siya tinape na ganito para hindi siya nakakadito. Para sa akin, no, mayroong tatlong sets nung wires natin. So una, ito yung input. So dito nakalagay yung positive, ito yung red, tapos negative. And then, itong white na to, ito yung nilalagay. Optional to. Pero sinama ko siya dito kasi input din siya. Lalagay mo to dun sa on, nung sa susi, nung sasakyan. Na kapag ka nag-on ka, dun lang siya nabubuhay. Nabibigyan ng power to. Ang ginagawa nito is kapag nakatap to dun, ang ginagawa niya is kapag in-on mo yung susi, in-on mo dun sa susiyan ng sasakyan mo, tapos nabigyan ng signal to, ilalock niya yung ititrigger niya yung lock nitong keyless entry. Pagka pinatay mo naman, so mawawala yung power nito, magbibigay siya ng signal dito na unlock. So ilalock niya yung buong sasakyan. So yun, kung gusto niyong gamitin to, okay lang, pero ako hindi ko siya gagamitin. Kaya sinabi ko kanina, optional siya. So ito yung power. Tapos ito naman is yung output. Second set ng wire natin is yung output. Bakit ko siya tinawag na output? Kasi ito yung ginagawa niya after mong mag-invoke ng command sa kanya. Pagka nag-lock ka, unlock, ito yung may gagawin siya dito. Like for example, titignan natin diagram. Yan. So yung green dito, yan, ito yung power window output. Tapos yung trunk release, yung blue. Ito, output din siya. Tapos itong dalawang brown dito, ito yung direction light, ito yung signal light natin na kapag nilalock mo siya, nagbi-blink siya and unlock, nagbi-blink din siya ng dalawang beses. So, output. So, ito yun. Parang hindi nakakalito. Kasi kapag kalat-kalat sila, medyo parang hindi mo na alam kung alin yung kukonnect mo, di ba? So, last na set ng wires natin is ito naman yung nakikipag-communicate doon sa central lock module or doon sa kanina pinakita natin kung actuator man siya or magbibigay siya ng lock and lock signal, nandito lahat yun. So kahit dito sa diagram niya nakaset yan, eto parang hindi nakakalito. So tatlong set of first. Ngayon guys, para sa akin, no, pagka bumili tayo ng mga ganitong product, ang pinakauna kong gagawin is ititest ko kung paano siya or kung nag-work yung product bago pa tayo mag-connect ng mga to. Kailangan i-try muna natin siya kung gumagana talaga siya at yung mga functions niya. So para sa akin, ang una kong gagawin is syempre buhayin natin siya. So based dito sa diagram, yan, based sa diagram, ito yung power niya is yung black and red. And ito yung papunta dun sa battery. Ayan. So ngayon, wala tayong actual na battery. Pero meron akong power source dito na 12 volts. Adapter lang naman to. So medyo mahina pero madedemonstrate na natin siya. So red and blue. Red is yung positive. Blue yung negative. Ayan. So lalagyan ko lang siya ng para mas mahaba, and pagkoconnectan natin, ito siya.
Okay. So yan, meron na tayong power source. So ang gagawin lang natin, i-coconnect natin yung positive daw, yan, dun sa diagram, yung positive and black, and positive yung red, black yung negative. Coconnect lang natin. Ito yung pinaka basic na para malaman mo kung gumagana yung nabili mong keyless entry system. Yan. So, nakakonnect na yung dalawang wires. Dapat buhay na tong system natin. Kaya ako rin kanina nilagay na to para malaman natin. So, ngayon kapag pinindot ko to, dapat meron ng nangyayari sa module. So, ilalak ko siya. Ayun. Kasi ninyo, meron siyang sound. Ito yung sound na yun, yung relay para dito sa mga ano, dun sa mga blinker, dun sa signal light. Yan. So, nilock ko, kaya nagbi-blink siya. Unlock. Dalawang blink. Dito sa relay. So, yun. So, dito pa lang, alam na natin na yung module natin is gumagana. Ngayon, isa-isayin natin yung mga set ng wire natin. So, unahin natin, no, yung since na connect na natin yung unang set, hindi ko i-connect, no, yung white. Yung sinabi ko kanina na sa on. Yan. Optional lang yan. Dito ngayon tayo sa second set ng wires natin. Yan. Explain lang natin to, pero mas magpo-focus tayo dito sa baba. Ito yung configuration nung sa central lock. So, ito. Yun, sabi dito, no, yung green is para sa power window output. So tingnan natin ngayon. So since green to, meron tayong tester dito. Negative yung power na binibigay niya. So ang ginagawa lang naman nun, bigyan ko muna to ng yan, ito yung tester natin, kinunek ko na siya sa positive para pag binigyan na negative, dapat iilaw siya. Ayan, green. Okay, ngayon, ito sabi dito, negative yung binibigay niya. Green yan. So, pag nilock mo siya, ang ginagawa niya, magbibigay siya ng 25 seconds na power na green, negative dito. Ayan. So, pag nilock ko siya, ayan, pansin ninyo, umilaw. 25 seconds yan, just to make sure siguro na nakasarado yung bintana. So, nagbibigay ito, pwede mong connect ngayon ito dun sa mechanism ng power window mo para isarado niya. Siyempre, kung hindi power window yung, ano, yung bintana sa akin, hindi siya mag-work. Wala siyang pagkoconnect nito. Pero yun, 25 seconds, actually, mahaba yun kung titingnan natin. Pero, yun, I think para lang siguro masugrado na nakasara siya. Yan. So up to you kung i-coconnect mo siya o hindi. Pero sa akin, I don't think na i-coconnect ko siya kasi ang problema dito, every time na nilalock mo siya, nangyari, unlock ko lang siya mabili. Pag nag-unlock kasi ako, tapos nilock ko siya ulit, 25 seconds na naman yan na binibigay niya ng power, yung power window. Na yun. So parang lagi niya pinapagana ng 25 seconds every time na nilalock mo. Hindi naman niya alam kung nakalock or kung nakasarado yung binta na o hindi. So yun, second na second wire dun sa pangalawang dun sa dito dun sa second set ng wires natin is yung trunk release. Negative din yung binibigay niya, so eto yun yung trunk release naman. Eto yun dito sa remote. So hindi siya gagana pag pinindot mo lang na mabilis. Okay, for safety purpose din siguro, for security purpose din, na baka kasi pag napindot mo lang, hindi mo alam, nakabukas yung trunk mo. Kasi yung trunk usually is, parang pag binuksan mo, bubukas na yung trunk pag binigyan mo ng signal. So, para mapagana mo siya, long press. Ayan, nagbigay siya ng negative signal dito sa wire na blue, long press. So, pagka mabilis lang, hindi siya gumagana. Hi! So, yun. And then, yung next natin is yung brown.
yun yung sa signal light. Yan, dalawa yan. So kahit magbaliktad naman yan, okay lang. Sabay lang naman silang nabibigyan ng power. Yan. Ito yung direction light. So positive naman yan. So kailangan natin ng negative dito sa tester. Yan, positive yung bibigyan nito. Pag positive, red yan. Yan. Yan, so ito, signal light. So kapag ka nag-lock tayo, yun, pag unlock, isa, dalawang blink. Pagka lock, isa. So yung kanina nakita nyo na apat, kapag ka nakalock na yung last mong pinindot is lock, pag pinindot mo siya ulit, yun, apat yung blink niya. So pwede mong gamitin yun, siguro feature yun para kapag ka pagka naghahanap ka ng sasakyan pagkagabi, pipindutin mo lang yung lock. Yan, para nagbi-blink siya. At least liliwanag yung signal light. Yan, tapos unlock. So same lang nitong dalawang to. Yan, same lang sila. Yung brown. So yun. Yun yung first set. So nakompleto natin, no, yung power window, trunk release, tsaka direction light. Tapos yung black red nakakonect na rin. So tapos na natin tong first and second sets nung wires natin. Okay, ngayon guys, yung next set natin is ito na yung nagko-control o yung nagbibigay ng signal dun sa, it's either actuator or nagbibigay ng signal dun sa central lock module. So unahin natin yung pag-set nung actuator o yung pagpapagana dun sa actuator. Nakita natin kanina, di ba? Yung actuator, ang kailangan niyang signal is tanggalin ko muna to para demonstrate. Yan, ang kailangan ng actuator na signal is binibigyan natin siya ng positive at negative. So katulad nito, positive and negative. Yan. Yan. So yun yung kailangan ginagawa nitong ating module, nitong keyless entry module. So paano natin siya i-configure na ganun? So kung magbe-base tayo sa diagram, ito yung part na 'yon. Ito 'yan yung admaster motor and rod. So ito yung central lock motor na sinasabi dito. Ito yung actuator. And then ito yung ating module at 'yon. Ito yung keyless entry. So ang madali lang siya. Ang sabi niya dito, yung yellow black stripe at saka yung yellow, ipagkoconnect mo lang and then ilagay mo siya sa positive na 12 volts. Tapos yung orange black stripe at saka orange, pagkoconnect mo lang din sa negative. So yun yung pare configure na pag naglalakan-lock ka, yes, nagbibigay ito ng signal na negative positive and then nire-reverse na lang. So i-actual natin siya ngayon. So ito yung kanina, yung yellow stripe tsaka yung yellow. Yan. And ito, sabi dito sa diagram, i-connect natin siya sa ito, sa positive. So ito yun. Koconnect natin siya sa positive. Naka-disconnect pa ito na. So yun. Second daw is palitan ko lang to para positive red. Okay, second is yung orange tsaka yung orange black stripe. Ganun din. Strip lang and then pagsamahin.
And then, i-coconnect siya sa negative naman. Okay. So, yun yun. Tatanggalin ko na muna to para hindi nakakalito. Ito, hindi na natin muna kailangan. Yan. So, dito lang tayo nakafocus ngayon. So, last set ng wires natin. So, kininap na natin kanina yung ito. Yung connection. Okay. Kukunik natin siya sa negative. And sa positive. At tapos, ang sabi niya dito is, kung titignan mo dito sa diagram, so ito yung actuator natin, yung white stripe sa green, tapos yung white sa blue. Yun, so ito yung dalawang wire dito. Okay. So i-connect lang natin siya dito sa actuator natin. So ito yung actuator. Yung white stripe sa green. Then yung blue sa white. Okay. So yan yung installation niya. Yan. So ito ngayon yung nagbibigay ng lock and lock signal dito sa actuator. So try natin kung gumagana na siya. Nakakonect na yan. So ito press ko ngayon yung lock. Naka-unlock tayo, di ba? Yung lock. Yan. So yung lock. Unlock. So ayan. Ngayon kung depende sa pagkalagay niyo nito, kasi kapag ilalagay niyo to sa loob ng sasakyan, pwede kasi yung patulak niya is depende kasi pagka-install. Yung patulak niya is yung for example yung unlock, tapos yung hila is yung lock. Pag dito siya, lock mo, baligtad, di ba? So ang gagawin mo lang, pagpapalitin mo lang to. So, ang gusto natin mangyari, kapag nag-unlock tayo, pataas. Pagka nag-lock tayo, pababa. Yan. Baligtad siya. Pagbabaligtarin mo lang naman to. So, imbis na dito sa yung green sa white stripe, pumunta siya sa blue. Ngayon, dapat kapag kanilock natin siya, pahila siya, pasarado. Yan. Lock. Ah, nakalock pa siya. So, unlock. Lock. Yan. So, nabaligtad na natin siya. Okay, guys. So, ganun lang yun. Ngayon, eto, pwede na natin ilagay dun sa main door. Diba? Ito yung kanina na dun sa second scenario na dun sa mga partial central lock, naglalagay sila na extra na actuator, ito yun. So pagka ito, naka-connect ngayon dun sa lock and unlock nung nung pintuan, for example, ito yun. Sumasabay na siya kapag kinonect mo ito dito. Unlock, unlock. So sinasara bukas na niya. So ganun lang siya kasimple, no? Yung wiring niya, kung titignan nyo, kinonect lang naman natin yung positive-negative. Tapos pinagsama tong orange sa negative, pinagsama yung ito yung yellow sa positive.
So, yan. Okay guys, ngayon ipapaliwanag naman natin yung second option or yung second way na gusto natin gamitin yung ating keyless entry. Yun is yung paano magbigay ng signal or yung trigger na sinasabi. Ang difference nun, di ba yung explain natin kanina, na kapag ganitong configuration is ang ginagawa niya kapag meron kang actuator, positive, negative yon, tapos pinabaliktad niya lang para gumana to, itong actuator. Kapag dun sa sinasabi natin na kunyari negative trigger siya, yung second configuration na ipapaliwanag natin, nagbibigay ito ng signal na negative. Hindi siya positive and negative, isa lang. So, ang gusto natin mangyari nun, kapag ka nag-lock ka, ang ginagawa kasi pagka ganung configuration, pag nag-lock ka, yung isa dito, bibigyan niya ng negative signal. Eto, wala. So, eto yung nakipag-usap nun dun sa central lock para sabihin niya na lock. Pagka nag-unlock ka naman, eto yung bibigyan niya, negative din. Yan. So, kapag ka yung configuration natin is negative trigger na setting. Okay? So, yun yung main difference niya. Okay, pag nagla-lock ka, isa lang, negative lang din, unlock, ito yung bibigyan niya. So, yung central lock module nun na pinaconnectan natin ito, naintindihan niya na yun, na siya nang gagawa nung kailangan niyang gawin to lock and unlock yung sasakyan. So, ngayon guys, ang susunod natin gagawin or yung i-demonstrate natin is yung configuration na nagbibigay siya ng negative signal to lock and unlock yung sasakyan o yung central lock. So para gawin yun, according dito sa diagram, yung white yung yellow block and then yung yellow, kukonnect mo lang tapos ikukonnect mo sa common line. Ang common line na sinasabi dito, ito yung kung ano yung signal na tinatanggap nung central lock module natin para i-unlock o unlock yung sasakyan. Which is, i-assume natin na negative siya. So, negative yung tinatanggap niya to lock and unlock. So, pagkoconnect na lang natin, tapos yung orange na kanina nakakonnect dito, diba, sa first na demonstration natin, is kinat na. Wala na siyang use. Okay? So, eto, kinat ko na siya, yung orange. Kanina nakakonekto dito sa ground. So, wala na to. Tapos, yung yellow, ikokonek natin siya ngayon sa negative. Negative. So, yun. Connect natin yung yellow sa negative para maging negative trigger siya. Okay. So sa ganitong setting ngayon, sa ganitong configuration na ginawa natin, dapat itong dalawang to, ang binibigay lang ng signal is negative. So check natin ngayon kung alin yung lock and unlock sa dalawa. So since negative to, buhayin natin to, lagyan natin siya ng positive. So kung alin yung mas maliwanag na ilaw, yun yung nagbibigay ng signal. So katulad nito, try ko muna to. Wala siyang power dahil patay yung adapter. So, ayun. Balik tayo. Nasaan na siya? So, ayun. Negative. Tapos, ilalock ko siya. Yan. Unlock. Yan. Papansinin niyo yung difference. Pag nilock ko, ito yung lock. Lock. Maliwanag. Tapos, pag unlock, yan. Medyo dim siya. So, ito ngayon is lock siya. So, yung white na solid, yun yung lock. So, ito ngayon, tingnan natin. Dapat,
Mas maliwanag to sa unlock. Lock. Oh, wait. Ayan. Unlock. Ayan. So, unlock ulit. Mas maliwanag. So, ngayon, alam natin na yung etong merong stripe, ito yung unlock natin. So, yun. Ibig sabihin, nag-work na yung system natin. Yung configuration na ginawa natin dito. Yun, simple lang. Ngayon, pwede na natin itong i-connect yung dalawang wire na to, wires na to, dun sa central lock module. Okay? Ngayon, wala tayong mapapakita na central lock module. Pero, mamaya, ipapakita ko yun dun sa mismo sasakyan kung paano hanapin yung lock and unlock signal yung nagre-receive dun. And then, itatap rin natin to para ma-demonstrate natin ng actual dun sa sasakyan na mayroong central lock. Pero, just for the sake na gumawa ako ng simpleng demonstration kung paano siya gumagana. So, kung ito yung central lock module natin, yan, parang ganito yan. Yung central lock module natin, merong tumatanggap doon na signal na lock and unlock. Yan. So, yun is negative. Negative signal. Yung sa ibang sasakyan, ewan ko kung anong sasakyan yung meron na positive yung nangangailangan ng yung kailangan niya, pero usually negative trigger yung mga central lock. So since huwag niyo nang intindihin to, nilagyan ko lang siya ng power para umilaw. Yan, so parang ganito 'yon. So yung dito yan. Yan. So, ito yung unlock natin. Ito yung unlock. Ito yung lock na signal. Na nagre-receive ng signal. So, ngayon, itatap natin to. Ito yung unlock. Yan. So, imagine natin ito yung central lock module na nakaka-receive ng ganong signal. And then, lock yung solid. Yan. So ngayon, kapag nilalock ko siya, unlock muna kasi nakalock na siya. Unlock. Yan. So na-receive niya na yun. So dito yun. Unlock. Lock. Unlock. Yan. So ganun yung ginagawa niya. So itong central lock module ngayon, since alam niya na binigyan natin siya ng lock, ng lock signal, siya na yung bahala mag-communicate dun sa mga actuator para i-lock yung mga pintuan. And then, pag binigyan mo siya ng unlock signal, yan, siya na bahala magbigay ng command dun sa mga actuators natin. So, yun yung pinaka-concept nung itong second diagram. So, ganun lang siya. As long as meron tayong central lock system na sasakyan, so mas madali yung connection. Hindi mo na kailangan magbukas ng cover ng pinto, hindi mo na kailangan mag-install ng actuator, kailangan mo lang itap itong mga signal na to. So kung papansinin mo, kung basic lang talaga na installation na gusto mong pagganahin yung central lock, eto na yon. Okay, ngayon guys, ay papakita ko sa inyo yung sinasabi ko kanina na pwede mong i-connect yung keyless entry dun sa existing na central lock module. So, i-demonstrate ko using yung sasakyan namin, isa Navara. Ito is meron na siyang central lock na to. Pansinin niyo, meron na siyang switch. Ito yung sinasabi ko kanina. So, para malaman mo kung yung sasakyan mo meron na siyang central lock, pag meron siyang switch na ganito, tapos sumasabay lahat ng pinto na nag-lock and lock. Yan. 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 Ibig sabihin, may central lock ka na. Yung iba naman, using itong pag-lock dito, yung physical dito. Yan, pag nilalock mo ganyan ang lock, sumasabay din siya. Yan, so yan yan. Yan, sumasabay din. Yan. So ibig sabihin, meron siyang central lock. Okay, ngayon papakita ko yung sinasabi ko kanina, yung pwede mo siyang itap, o pwede mong i-install yung central lock, yung keyless mo, na hindi mo in-installan ng actuator dito gamit yung signal, yung may tinatawag silang
positive and negative trigger. Okay? So, para makita mo siya, o para hanapin, usually naman, yung harness nun is malapit siya sa kung saan yung control ng central lock mo. So, dito, sa side na to, tinanggal ko na yung cover dito and yun dito para makita natin. So, ito yung papunta sa pinto. So, malaking possibility na nandito siya. Yan. So, ang gagawin mo lang, since ito, negative trigger siya, i-connect mo lang siya sa negative. Yan yung test, yan, pang test mo. Ito yan. So, ibig sabihin, ito ngayon is, itatap mo lang sa mga terminal dito, kung saan nag-react yung mga lock mo, nandun yung signal, yung lock and unlock signal. So, tap natin isa-isa. Yan. So, walang nangyayari. Ayun. So, dito sa green, napansin nyo yung sound, nag-lock siya. And sa yellow siguro. Yan, magkatabi sila. Ah, nag-unlock pala dito. Tapos, ito, yung lock. The rest, wala na yan. The rest, yan, ano lang, yung live na lang to. Live na, ito is positive. So, ito lang yung kailangan natin dito. Dito lang natin tatap yung sinasabi ko kanina na yung lock and unlock signal. So, dito yung unlock, dito yung lock. So, ang papansinin mo ngayon, dito, pagka i-unlock ko siya, ito yun. Ayan. Unlock. Lock. Ayan. So, yun. Ganun lang siya, guys. So, pag nakita mo na kung saan mo, saan yung mga signal niya to lock and unlock, yan, dun, dito lang natin siya itatap. And then, okay na yun. Now, guys, actual demonstration natin kung paano i-coconnect yung keyless entry dun sa in-explain natin kanina na module, na central lock module na tumatanggap ng negative signal para i-lock and unlock. Okay? So, ito yung keyless entry system natin. So, basically, i-coconnect mo lang naman yung positive and negative and then yung dalawang yellow wire, yung merong stretch at yung wala sa negative. Based yun sa diagram. Okay? And then, yung white and white stripe na black, yun yung lock and unlock ano natin, signal. And kukonnect lang natin dun sa kanina na na-determine natin kung saan yung tumatanggap nung signal. Yan. Pwede mo siyang itap na up to you kung paano mo siya itatap. Pero for this demonstration, pinasok ko lang siya dun sa terminal para lang mapakita yung ano niya, paggana niya. So yun lang yung connection niya. Yan. Positive, negative, yung yellow, tsaka yung mga trigger na negative trigger. Okay, so try natin ngayon. Ito yung susi. Ayan, ilalak natin siya. Ayan. So gumagana na siya, makikita niyo yung LED niya. Ayan, nagbe-blink. Ngayon, tingnan natin kung successful yung pag-lock and unlock niya ng central lock. So, nakalock siya ngayon. I-unlock natin siya. Ayan. So, ang gamit na natin ngayon is yung keyless entry na nabili natin. Ayan. Ayan. So, lock. Unlock. So, kung gusto mo ng ganung feature lang, yan, patsinin mo, hindi na natin siya, wala tayong binuksan dito. Tap lang dun sa mismong terminal doon. At simple lang yung installation. So, as long as meron kang mapagkuhanan ng signal nitong positive and negative na laging buhay, okay siya. Guys, I hope nakatulong to sa mga nag-iisip o nagbabalak na mag-DIY na maglagay ng keyless entry system. So, ganun lang siya kung anong scenario mo siya kailangan. Nandun yung mga options dun sa video natin. Pinaliwanag natin kung paano siya gagamitin. So, kung nagustuhan nyo itong video, guys, or may mga questions tayo or comments, palagay na lang dun sa comment section. And please don't forget to subscribe and like this video. Thank you!